Hi guys, welcome back to my channel. This is Albert DC and you're watching. For today's video, tayo ay magre-repot ulit guys. So, mayroon akong apat na succulents dito. Ito guys. Bali, ito ang i-re-repot natin today. Ayan. Si Raindrops, si Ariel, si Ispica, and yung isa guys na hindi ko alam yung ID. If you know the ID, please comment down below. Ito siya. Ayan. So guys, medyo kakaiba yung gagawin natin today. Dahil today, tayo ay mag-i-experiment. Yes guys, mag-i-experiment tayo sa pagre-repot ng ating mga succulents. So sa mga previous vlog ko guys, nagawa ko na yung pag-i-air dry method. Tsaka yung pagtatanggal ng soil at hinugasan yung roots. Bali, na-try ko na siya guys. Yun yung mga method na na-try ko na guys. But this time, iba yung gagawin nating process para sa ating pagre-repot ng succulents guys. So, ang gagawin nating method today is repot agad. Yes guys, you heard it right. Repot agad. So, since tuyo naman yung ano nito, soil nito, siya nga pala guys, ang ginamit nila dito is compost. So, tuyong-tuyo yung compost niya. So, chinek ko na rin. And, malinis naman yung compost niya. So, gagawin ko yung experiment na to guys, para at least bilang isang beginner, malaman ko or malaman natin saan nga ba mas mabilis mabuhay ang ating mga bagong repot na succulents. Okay, apat lang ang nire-repot natin. Yung pininturahan natin kahapon, yun din yung gagamitin ko today para sa aking pagre-repot sa aking bagong succulents. Okay? So, ito yung ano natin. Ginawa natin kahapon na pininturahan. Ayan. Sobrang puti niya guys. Ayan. Bali, hindi ko na siya masyadong pininturahan dito kasi matatakpan din naman ng soil mix. Okay? So, tuyong-tuyo na siya guys. Ready-ready na sa ating pagre-repot. Alright? Siyempre guys, gagamit tayo ng soil mix. Kasi hindi naman to kakasya yung soil nito dito. Hindi niya mapupuno. So, dadagdagan natin ng soil mix. So, syempre guys, make sure na yung idadagdag nyong soil ay tuyo na siya guys. Huwag kayong gumamit ng moist na soil mix, okay? Start natin kay Ariel. Ito guys, ayan. So, bali ang gagawin ko guys, ilalagay natin dito. So, bali, kukunin natin siya, guys. Kung alin yung sumama, guys. Ayan. Grabe, ang laki. Ang daming roots, guys. So, syempre, guys, i-double check natin ulit yung kanyang roots at saka yung soil. Kung may mga insects ba dyan. Para make sure na safe din yung ating ire-repot. So since kahapon na check ko na to guys, okay naman yung kanyang soil mix. Okay naman yung kanyang roots. Wala namang mga insects. So ang gagawin natin, ganito lang guys. Bali, mag-add lang ako ng soil. Guys, kaya ako ginawa tong experiment na to dahil napapanood ko sa mga ilang vlogger na nagbo-vlog ng mga succulents. So, karamihan sa kanila, ang ginagawa nilang process ay air drying. Yes, guys. Kaya ako ginawa ang experiment na to, guys. And of course, babalitaan ko kayo, i-update ko kayo after 2 weeks or 3 weeks after natin maripat.
magdadagdag ako ng soil mix natin. So, careful lang tayo sa paglalagay ng ating soil mix, guys. Syempre para hindi natin ma masagi-sagi yung kanyang leaves. So, ganyan lang. Dagdag lang ng soil mix. Kung yung succulents naman, ang kanyang soil ay basa, hindi pwedeng iripat agad yun, guys. So, antayin nyo munang matuyo kung gusto nyong ripat din agad. Dahil hindi na ito dumaan sa air drying process, guys, huwag na huwag natin siyang didiligan for 1 week. And of course, hindi muna siya pwedeng paarawan ng about 2 weeks. Yes, guys, after 2 weeks pa lang natin siyang unti-unting paarawan ulit. Tsaka pala, guys, kung bagong ripat yung mga succulents nyo, huwag nyo muna siyang lagyan ng feeble stone or kahit anumang pang-topping sa kanila na mabibigat. Kasi, guys, syempre bagong ripat lang to, especially ito, ripat agad ang ginawa natin. So, bali, nagalaw yung roots niya, diba? So, huwag natin lagyan ng mga mabibigat na bagay dito sa taas para at least makahinga yung roots niya, guys. Saka nyo na lang lagyan ng gusto nyong feeble stone or kahit anumang palamuti na ilalagay nyo dito sa top. So, siguro, guys, after 2 weeks po pwede nyo nang lagyan ng kanyang decoration na pang-toppings. So after nyo maripat, guys, huwag nyong kalimutan na ilagay sa bright shaded area na hindi nakadirect sa sun. Ganda, guys, ni Ariel. Tingnan nyo, guys, oh. Yan, ang ganda ni Ariel. Perfect yung pots niya, guys, oh. Tingnan nyo, oh. Ang ganda, diba? Ayan, si Ariel, guys. Meron pa tayong 3. Pangalawa. Pangalawa natin, guys. Ito. Bali, hindi ko alam yung ID nito, guys. Paki-comment na lang. Thank you. Ayan. So, kitang-kita nyo naman. Tuyong-tuyo yung ano niya. Dry na dry yung kanyang soil. So, pupwede siya sa ripat agad. Okay. So, ganun ulit ang gagawin natin. Dahan-dahan lang at baka matanggal yung kanyang leaves kasi sobrang laki niya, guys. Kita nyo naman, sobrang yung roots niya. Nasakop na niya yung buong nursery pot. Ayun. Siyempre, i-check din natin, guys, yung kanyang roots tsaka yung kanyang soil kung pupwede ba para sa ripat agad process. Ayan. Check nyo, guys, kung walang mga langgam or mga insects na mga na. Siyempre, tanggalin nyo yung dry leaves din, guys. So, ayan, tatanggalin ko, guys. Ayan. Ayan. So, bali, marami na yung soil na sumama dito, guys, sa pot. Bali, ang gagawin ko, mag-add ako ng more pumice. Ayan, para mabalance, guys. Ayan, add pa tayo ng konti.
Dito na siya, guys. Ganda, diba, guys? Bagay na bagay yung pots na ginawa natin kahapon, guys. Add tayo ng soil. Raindrops! Ayan! Ang laki ni... Ang laki talaga ni raindrops, guys. So, tingnan nyo, halos ma-cover na yung buong pot. Si Speak, ha? Ayan. Okay, guys. Bali, tapos ko nang i-repot yung apat na succulents. So, bali, i-update ko kayo kung anong lagay nila after 2 weeks. Ayan. So, ito sila, guys. So, ang gaganda. Bagay na bagay sila sa kanyang pots na malaki. So, I think that's it for this video, guys. Thank you so much for watching, and kung nagustuhan mo tong vlog natin today, don't forget to like, comment, share with your family and friends, and you guys go to my YouTube channel to watch some more of my videos, and please hit subscribe.